konti ko na para mapansin mo. Kasi para makita mo atras ka, Kai. Ay, umatras ka pa para makita mo. Wow! Talaga naman! I'm so happy. Ito ang mapapanood ninyong pinakabagong programa bago ang programang Corina Interviews. Tuwing Sunday ito, bago ang aking programa. Nakakatawa, feel good talaga siya. Ang title, Goodwill. Nagulat ako kasi ilan sa mga paborito kong mga aktor, kilala nating mga dramatic actor o kaya mga kontrabida. Pero ito, comedy at nakakatawa talaga sila. Nakakatawa. Panoorin ninyo, every Sunday yan, bago ang Corina Interviews, ang Goodwill. Ano yung naririnig kong yun? May kumakatok sa pinto ko. Sino kaya yon? Alamin natin. Exciting! Ikaw pwede lang kumain. Rewarded kasi nakaayos na siya. At ikaw, parusa, makeup ka muna. Yes! Thank you po! Nice home, Miss Kate! Meron na naman tayong bisita. Uy! Oh, the star of the show is here! Maaga! Oh, ayan, sinasalubong na kayo ng aking ambassador, si Buddy. And introducing David Chua and Smokey Manoloto. Tawang-tawa ako sa inyo, grabe. Sobrang nakakatawa itong Goodwill. Gummy bears ang pasalubong. Ayun. Nakakamiso kayo? Oo. Lalo ikaw. O hindi ba? Bagay sa'yo, tatay. Halika. Direk, kumain ka na, nangangayayat ka na masyado. David, pakainin. Pakainin ito. Nangangayayat masyado. And meron pa tayong inihintay na isa. Siya na kaya ito. Ay, nasumisilip na. Sumisilip na. Nakita na kita. I was wondering where you were. Okay. Hello, Mr. President. Alam niyo talagang tumatak sa akin si Raymond dahil sa Quezon. I loved it. Welcome. Thank you so much. Let's go. Let's eat. Goodwill are in the house! Woo, woo, woo! Yehey! Siyempre, resort feels tayo ngayon dahil ang Goodwill Resort is your last resort. Nakahisip nun. Like double meaning yun. Parang double meaning. Line ni Devon yun eh. Line mo ba yun? Yes, lagi ko po linya yun sa simula hanggang sa huli. Goodwill Resort is your last resort. Talaga. Welcome to Goodwill Resort, your last resort. Isa kaming pero bago natin kilalanin si, of course, ako tatlong award winner ito, si Attorney Ferrer, who is Raymond Bagatsing. And bago natin kilalanin si Sarah, who is Devon Ceron. And Mr. Lloyd Patawad, na si David Chua, Opa ng Bayan. Okay, let's get to know more about their real self. Yung mga yung katotohanan muna tungkol sa kanila. Of course, dito sa Corina Interviews, na-interview na natin dati si na-raid na natin ang bahay ni Raymond, no? But just to jog their memory, you've been acting since... Gusto mo na siya? May nangyari na ba sa inyo? For a while, a couple of decades. Ayaw talaga maybe, sabihin yung taon. Maybe 3 decades. 3 decades, fetus pa lang si Devon noon. Oh, ako rin, fetus din ako noon. Fetus ka pa lang din, di ba? Kami ni Raymond na nagkakaintindihan. Kaya naman talagang, you've done all kinds of roles? All? Well, a lot. Quite a range of roles. Kanino ka nagmana?
Meron bang, your parents are like what? They're not actors, right? You know, my father, ano siya, hobbyist ng actor, as an actor. He does character roles. He was good friends with FPJ, Dolphy, and everything. Nag-lead role na rin siya, but he just doesn't take it too seriously. Okay. Yeah. Okay. But kasi he's a businessman, politician. Ah, kasi politician din. Yeah. Nahuli ko si Raymond kanina, meron ka FaceTime. Maganda siyang babae. And from the last interview, by the way, alam namin taga Masbate siya. Okay. So, oh, Dumaguete, sorry, Dumaguete. Ay, iba pa yun. Oh, yeah. Iba pa yun. Ay, nako. Bisaya, yes. I told you, di ba, you're from Cebu. Tapos yes. Bisaya. Iba pa pala yun. Iba pa yung Masbate. Ay, di, walang Masbate. May ano pala, iba Masbate. Dumaguete lang. Dumaguete lang. Ginawin natin yun. Kasi baka magalit yung nasa FaceTime kanina. Oo, oh, wain tayo nun. Okay. Si Devon, kailan ka ba nagsimula? Isa ka pang mukhang paslit. Ilan taon ka na ba, 15? 29 na po. 29 na? Yes. Oh, wow. Turning 30. Wow, okay. Nagsimula ka sa... PBB. Okay, ngayon naalala ko na. The Bubbly Promdy from Cebu. Yeah. Mga kapamilya, ang Bubbly Promdy ng Cebu, Devon! Ito ba? Opo, from ano talaga ako, nag-audition ako sa Cebu. And hindi ko talaga po inaasahan kasi yung goal ko lang kasi sa buhay na makapagtapos sa college and wala akong pang college that time and yun yung nag-joke sa akin na mag-try. Oo. Kasi sayang opportunity if ever na. Oo nga. So anyway, from what the research told me, sabi nga sa akin, talagang hirap din ang pamilya dati. Yes. Pag sinabi yes. nating hirap kayo dati, Devon, anong ibig sabihin nun? Umabot kami sa punto po na wala kaming kuryente. So, nagsistudy ako na wala akong books. Nangihiram lang ako ng books. No way! Yes. Walang kuryente? Yes po. Tapos, kandila lang talaga. No gadgets. I don't have cell phones that time. And walang TV. Natutulog kami agad 7 p.m. to wake up 4 a.m. para maglakad papuntang school. Naglalakad ka papuntang school? Yes. Wow! Since nung kinder pa lang po ako hanggang sa nag-high school ako. Ilan kayo magkakapatid? Apat po. Apat? Yes. And then, hirap si nanay, si tatay. Oh, opo. Oo. And, paano ka napunta sa totoong acting na talaga? Actually po, nung una, hindi ako na-expose sa acting kahit sa school. Hindi ako nasasama, kaya hindi ko alam kung paano gawin. Pero ang nag-guide po talaga sa akin nung after nung PBB, doon ko nahanap yung passion ko na meron pala. Na gusto ko din palang umarte. Oo naman. Pero huwag na natin ulitin to ah. Mag-text-text na lang tayo. Mabilis lang naman yung dalawang araw eh. Halika na. Hindi na mamaya na. Mali mo, magtaka pa sila kung bakit ka naka-uwi ka agad. So, bagong-bago siya sa akin that time. And yun po, parang na-excite ako every projects. And hindi lang yung work-work, andun pa rin yung saya. Kasi nagagawa ko din yung gusto ko, yung love ko. Now, what a beautiful story. Ganda, hindi ba? Na talagang nagsumikap, galing sa hirap, napunta sa Manila, and now lead role na, di ba? Nag-lead role din siya ng isang movie sa Korea, ha? Excuse me. Di ba? Nag-Korea yes, movie ka na? Yes. Oh, wow. What an experience. And talking about Korea, ito... Mukha lang siyang Koreano. Tinatawag siyang opa ng bayan. Pero hindi ka naman talaga Korean, di ba, David? Tagano ako, taga Tondo. Tondo. Could you imagine, di ba? Parang minsan hindi sila naniniwala sa akin, pero born and raised ako sa Tondo, District 2. Tondo, so, teka muna, Chinese. Ikaw ay Batang Maynila talaga. Batang Maynila ang Tondo, po. Okay. So, kailan ka naman nagsimula sa pag-aarte? ABS-CBN ka na talaga dati pa, di ba? Nag-start ako ABS-CBN na 2008. Nasa 2008? 17 ata ako niyan, 17. Teka muna, sandali. May mga nakita akong picture eh. Sa, ano ba? Mr. UST, right? Mr. UST. Mr. UST! Wow. Anong course mo sa UST? Fine Arts, major ko painting. Ah, wow! Okay. Hili ko kasi magpinta talaga before. So sabi ko ito ata gusto ko maging profession after ko mag-graduate, maging pintor. Kaso wala naman akong background din sa pag-arte, hindi ako teatro eh.
So, nung sumali ako ng Mr. UST, isa sa mga judges nun si John Lapu, si Sweet, sabi, David, alam mo mag-audition ka sa ABS, may isang show doon, kailangan Chinese looking. Kim and Gerald ang bida, kailangan nila ng Chinese guy, kasi My Girl ang pangalan ng show na yon. Parang Pinoy adaptation ng My Korean. My Girl! Uy, naalala ko yung My Girl. My Girl, it's My Girl. Korean show yon, gagawin Pinoy adaptation. Sabi niya, mag-audition ka. So sabi ko, sige, wanna try. So nag-audition ako, pumasa naman ako sa audition. So doon ako nag-start sa Star Magic sa ABS-CBN 2008. Okay. Pero yung last na ginawa mo for ABS-CBN was... Sir, nagawa na ako ng paraan sa Manila. Hinil ako ng 1 week. Ibibigay ko sa inyo yung formula buong-buo. Love Thy Woman. Kim Chu again. Love Thy Woman kasama si Kim Chu. Lagi pag singkit, pag Chinese, lagi akong napapasama kila Kim Chu. Ayun. Okay. Uy, uso ngayon ng singkit, ha? Excuse me, uso yan. All of you are award winners. Okay, unahin natin si David. You won Best Supporting Actor for... Cinema One Originals. Yes, for Cinema One Originals. Ian Lorenzo was directing. Title? Saturday Night Chills. Kontrabida ka dun eh. Lagi akong binibigyan ng role na kontrabida. Oo. Siya rin ang director ng Goodwill, si Direk Ian Lorenzos. Yes, ayaw nga pala. Oo, another award-winning factor in this show is Ian Lorenzos. Okay. Bakit? Oo nga. Alam mo yung huli mo, itong Mano po. Siya rin ang director nun. Siya rin ang director nun. Bakit kanya parating ginagawang kontrabida? Kontrabida ka rin doon. Siguro ano kasi si kami ni Direk, barkada kami niya, Direk Ian Lorenzos. So dahil lang yung magkaibigan niya. Unang show niya sa Cinemalaya, ako kinuha niyang lead star, kaso mayroong revision sa nangyari. So hindi ko nakuha yung role. So sabi, David, bawi tayo. Alam mo, siguro kailangan niya ng mga feature ng matangos ilong, sharp yung mukha. Pwede kong babaan yung boses ko ng malalim, o pwede kong itaas na kote yung boses ko. So, meron kaming ganun ng dynamics ni Direk Ian. So, siguro kaya masasabing paborito niya ako, kanya ako kinukuha sa mga shows niya. Ayun! Raymond, you have so many awards. But which one is your favorite role of all? It has to be Quezon's Game. It has to be Quezon's Game. Ang tigas talaga ng ulo mo! I will die of boredom. I need to work or I will lose my mind. Itigil mo ang pagtatrabaho ngayon din. Aminin ko ha, hindi ako talaga madalas manood. It so happened, Girlie Roddy's and I said, we have to watch Quezon's Game. Ladies and gentlemen, put your hands together for the President of the Philippines, Manuel Quezon. I am humbled that you can join me in unveiling to you. Okay, and syempre, sobra kaming bilib kay Raymond doon. So that's your favorite. Yes. Devon, your award-winning role, what was that? Buckwheat Boys. Buckwheat Boys. Musical, ano din po siya, okay. Drama. Okay. Bakit ka naman napunta sa musical? Oo po eh. First time ko po kasi. I love music. Pero ayaw naman sa akin ng music. Ganun. Kailangan magkapareha. No? Oo. So parang mutual understanding. Yes. Kailangan ko boses niya maganda. Sinasabi lang niya hindi. Kumakanta yan. Totoo ba? Konti, sa bahay lang po. Ay, humanap tayo ng YouTube ano niya, na kumakanta siya. Hindi, mag-sample ka ngayon, di ba? Oh my gosh. Mag-sample ka. Oo. Wala akong baon. Ayun po, mahilig kasi po ako mag-gitara. So parang na-excite po ako dun sa movie kasi first time ko din po na gawin and mapakita sa tao na nag-music din po ako. So, right, right. But yung role mo dito sa Goodwill, parang ano, marami ring ano, no? Marami ring akit baba ng emosyon, ano? Yes. Oo. Ano yung nagustuhan mo sa role mo dito? Ano, Hoy? Hindi mo ba nakikita? Ginugulo mo ang katahimikan na resort. Eh, swerte nga nila, meron akong Yung si Sarah po kasi, for me, talagang matapang siya. Pag may gusto siya sabihin sa'yo, or pag when it comes to confrontation, meron, she's really, really brave when it comes to that, and protecting sa mga minamahal niya sa buhay. And sana ma-embodied ko din in person, kasi siya talaga, andun yung tapang niya eh. And ako kasi sa in-person kasi medyo mahihain ako. Ayun. And tahimik. And... Oo. Nag-react. Favorite scene? Dito sa kakatapos lang na first episode ninyo. Ikaw, Devon.
Introducing Mars ko, Mars mo, Mars nating lahat, si Mama Mars! Siguro po yung nag-vlog ako, na in-introduce ko yung kada character niya. Demo mo. Medyo mahaba-haba yung script eh. Ganun mo lang. Sa may pool. What about you, Raymond? Anong favorite eksena mo itong first episode? Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Sino ka? Talker lang ako nun eh. Usually, lagi ko lang siyang ini-stalk eh. Si Lloyd eh. Ikaw ang taga-bantay eh, no? Yes. Ikaw ang taga-bantay. What's your role? Can you describe your role here? Ako po si Attorney Ferrer na napagkatiwalaan ng mother ni Lloyd Patawad na hanapin siya at patunuin siya para maibigay ko sa kanya yung kanyang mana. Ayun. Which is yung Goodwill Resort. So kung gaano nga kalapit yung storyline ng Goodwill na ikaw ay isang pasaway na kailangan patinuin sa tunay na buhay. Oo, sa tingin mo, di ko kaya ginagawa mo. Hoy, mas magaling pa ako sa'yo. Ah, talaga ba? Oo. Nakakarelate ka. In a way, kasi again, before, siyempre, pag Chinese side, sa Chinese, gusto nila, ikaw negosyo na lang, wag na ikaw punta, artista, wala dyan pera. Negosyo, meron pera. Wag lugi, negosyo. Yung sinasabi sa akin. So sabi ko, ayoko magtrabaho ng 8 in the morning at 5 p.m. Magsusulat ka lang ng mga kung ano-ano doon sa opisina. So naging, ayoko sabihing rebelde. Naging, kung anong gusto kong gawin, yun ang gagawin ko. Huwag niyo akong pagbawalan. So tingin nila sa akin, dahil hindi ko sinusod yung gusto nila, parang si Lloyd, pangarap ni Lloyd maging rockista, maging rockstar, maging sikat na banda. Meron siyang iniiwan sa ng nanay niya na resort. Parang ganoon din eh. Buhay ko. May iniwang printing press sa akin na ayoko naman magtrabaho doon. Gusto ko itong larangan ng ngayon, kung ano meron ngayon. So, doon ko binabalansa. Doon ko siya halos parehas lang. So parang pareho. Goodwill in itself, medyo iba no, ang tema niya. What's the best thing about Goodwill, the concept that you like most, Devon? You get to meet different kind of people. And kasi parang sa Goodwill kasi we're all helpers and being a helping hand to those people gives you opportunity to see how they live their lives and what they value most. You gain an understanding po to sa struggles nila and yung mga triumphs nila sa buhay. And in the storyline or for real? Like sa ano po, sa parang maipapakita po doon na bakit sila ganon. Yung mga guests namin, may mga problema sila, may mga kung bakit sila nagiging mataray, bakit sila ganito. So, yun po yun. Ako naman ang gusto ko kasi there's always a lesson. There's always a lesson. Parang journey, di ba? Parang journey ang tema, ang concept, di ba? And parang first time ko makita si Raymond mag-comedy. What do you think about comedy? Oh, I love comedy. In real life, I can be pretty funny. Alam mo, yung tingin mo palang nakakatawa na eh. Wait till we talk about your girlfriend. Baka hindi ka na matawa. Pero Kuya Raymond, agree ka ba na pinakamahirap na ano is comedy? Oh yes, it's not easy. Diba? Kasi hirap na role. Comedy for me, make or break eh. Kasi pag hindi mo napatawa, ikaw ang pagtatawa na kung hindi mo natutuwa yung tao eh. Oh, kung di ka natural na komedyante at naging komedyante ka, ibang-iba sa mga komedyante. So kailangan i-balance mo eh. Para sa akin yung pinakamahirap na gawin eh, comedy. Tsaka ang hirap nung timing, especially hindi ka masyado exposed sa comedy, puro drama series, ganun. Bakit ka kumakain ng gummy bear? Gusto niya ng gummy bear? He's always eating. Lagi siya kumakain. Thank you. Sa set, lagi siya may dalang gummy bear. Parati kami gummy bear doon. Okay. Remember to brush your teeth! Okay. Eto naman ang dalawang super favorite ko din dito sa Goodwill. I love Mang Pepe! Hey! Parang may kakaiba dun kay Lloyd eh. May napansin ka ba sa kanya? Paano naman? Bakit bagay na bagay sa kanya? Thank you po. Alam mo, nasanay kasi ako kay Smokey Manoloto nung bata pa siya. Ilan taon ka lang noon? Noon nasa home along ako noon, nasa
28, 25, ganun okay. Na edad ko. Pero yung talagang unang-unang sabak mo sa showbiz? 10 years old ako. 10 years old? Anong role mo? Children's show naman yun, Miss Corina. Kasi sa ano ako noon eh, sa educational children's show po ako nagsimula. Ah, ayun. Ano, Batibot? Hindi naman. Kami ang parang batibot nung generation ko. Kulit Bulilit naman kami. Ah, Kulit Bulilit. Kasabayan na, Kulit Bulilit. Kasabayan namin noon yung Kaluskus Musmos. Oy, naalala ko rin ang Kaluskus Musmos. Pero hindi ako nakaluskus, sa kulit ako. Kami nagtuturo ng mga educational stories. Ayon. Kami nagtuturo sa mga bata ng ganito, yung paggagawa ng mga origamis, oo, mga ganyan. And of course, alala ko rin ang Home Along, Dariles. Opo. Putol na! Putol na rin! Ito, Reggie! Tagal noon, ha? 13 years. 13 years. Doon ka na rin talaga nagkaedad. Doon na ako talaga nagkaedad. Doon na ako nagkaroon ng... Ganto pa lang ako napapanood. Alam mo, si Kat Galang, fetus pa. Nagsisimula po kami sa industriya. Oo naman, may smoky pa na loto na. Fetus ka pa noon. Yes, Miss Kay. Kami hindi pa nakakakilala yung mga magulang mo. No? Kami ni Miss Corina, nagkikita na kami sa hallway noon. Oo, kami nagkikita na kami noon eh. Sa hallway. Nagugutom na ako, Cora. Ano ba laman ito? Sir Lito, susunod kasi. Agapan niyo po para po nakakaabot kayo sa almusal. Patingin nga, ano ba laman ito? Teka! Teka lang! Patingin nga! Patingin nga lang mula! Ano ba? Oh, si Kat Galang naman plays Cora, who I also love. Alam mo yung mga support cast, that's so important, right? It's just as important. But the nice thing about Goodwill, parang lahat kayo talagang angat. Yes, no? Parang unsum acting talaga diba, kasi siya. Unsum acting talaga? Pero ikaw saan ka nagsimula? Teka muna, parang naalala kita. Miss Kay! Sandali. Ikaw ba yung maraming hikaw na sumasabi? Ako yun! Ako yun! Tsaka kayo yung unang nag-feature sa akin that time, Miss Kay. Sinasabi ko na nga ba, the viral girl, Tassel Girl. Akin talaga na, Tassel Girl! Ang tawag sa'yo noon. Yes, ano that yun? Started po I think 5 to 6 years ago po yun, mm-hmm, when we had that viral video. At huwag nang mangamba, kahit sabihin na. Parang umiiyak ako for a 1-minute video na naka-tassel earrings. Tapos akala ng mga tao broken-hearted ako kasi nagra-rap ako. Tapos after ko mag-rap, umiiyak ako. So people, okay. Parang they said na okay lang yan, girl, makaka-move on ka rin. And then, nagkaroon ako ng... Bakit ka nga ba umiiyak noon? Wala lang, Miss Kay. Parang kabaliwan ko lang in life. I didn't expect that it would go viral that time. Alam mo, bagay sa'yo role mo. Bagay sa'yo role mo sa Cora, no? Si Cora. Oh, oh. Ganun siya, very... Ilan taong ka na ba? 12? That's so nice of you. Hindi pa 30 na ako, Miss 30 ka Kay. Na? Yeah, wow, diba? Parang nakakatakot dumagi sa mga 30. Oo, sa mga 30 years old, diba? Parang, ganyan ang itsura. Hindi, huwag nila tayo magtanong ng mga edad. Huwag na nga lang yung pag-usapan. Yes, ma'am. Dedicated tayo. Oo nga. Okay? Ibigay na natin sa mga kabataan yan. Pero ito naman ang pagkakapare-pareho sa aming tatlo. Iba-iba ang mga henerasyon namin, right? Mm-hmm. Aminin ko na ako ang pinaka... Senior? Pangit pakikita. Wala naman. Wala pa. Wala pa. Senior card. Wala pa. The freshest na lang tayo. Ako lang ang nauna sa kanilang mga. Nauna. Yan. Yeah, nauna. Okay? Pero lahat kami, may mga bata pang anak. Yes. Diba? Diba? Ako may 3-year-olds ako. Mm-hmm. Si Pepe and Pilar. Ay, at ikaw? Ang ganda-ganda ako sa pangalan na nakuha mo niya. Ako naman po, meron akong 5-month-old baby. 5-month-old baby? Magsi-6 months na siya ngayong 4, February 4. Pero ilan ang anak mo? Isa lang po. Isa lang? Opo. How does it feel to be a new dad? It feels so good. Ang hirap i-describe na iniisip ko, bakit hindi pa nagkaroon ako ng bata nung medyo... hindi pa ako ganito katanda para ma-experience ko lahat ng pwedeng ma-experience ng anak. Eh bakit nga ba hindi? Dahil hindi lang makabuo? Dahil hindi lang po dumadating. Ah, okay. Yun lang po siguro. Wow. So you feel some kind of pressure like me? Eh kasi syempre, no? Totoo. Sana, no 30 pa lang tayo. Ngayon, iniisip ko na gusto kong humaba pa lalo ang buhay ko. Ay, totoo yan. Gusto ko, ngayon ko naiisip yung sinasabi sa akin ng mga magulang ko na
alagaan mo yung health mo. Oo. Nung binata ka. Jetta! Oo, ngayon talaga, ngayon hindi na ako nagle-lechon. Oo. Oo, puro nilaga na lang na baboy. Ibang luto lang? Ang dami mo kinain bulalo. Pero totoo po yung sinasabi ng mga magulang na alagaan. Nung bata ka, hindi mo iisipin yun eh. Pero as you grow older, and hanggang sa magkaroon ka na ng responsibilidad sa buhay, parang ngayon, nagsisisi ako na, bakit hindi ko pa inaalagaan yung katawan ko noon? Parang, na, para humaba pa yung kaya pa humabol yan. Yeah, kaya pa bala kung ang umabot ng 300 years old eh. Ay, ako naman, 150 lang. Ah, okay. Grabe mga goals nyo. Oo, 150 years old lang naman. Yun ang mga goals namin sa buhay. Para maabutan ko yung apo ko sa tuhod. Libre lang ang mangarap. Okay, Kat, ikaw, you have a 7-year-old. Yes po. Baby girl. Oh, yeah, that's a, akala mo baby, dalaga na yan. Dahil feeling dalaga na siya ngayon, Miss Kay. Kasi syempre baby pa rin yung tingin ko sa kanya. Pero pag aabutan ko siya sa bahay, there are times minsan na kinuklose yung notebook or may ganito. May mga secrets na. Na sabi ko, ay, dati hindi ka ganyan. Can you share to mom? Ayaw niya. Kasi ano, daw personal time daw niya yon. May mga ganyan na siya. Nagme-makeup na yan! Naku, diba? May mga life choices na siya. Like, before, ako yung pipili ng damit niya pag lalabas kami. Ngayon, siya talaga. Siya nagsasabi na siya yung pipili. Ito yung gusto ko. Ayoko niyan. This is my style. This is wow! My, oh, this is my fashion. May mga paganyan siya. Dai, maghanda ka na. Pepe and Pilar is getting there. Ay, naku, maghahanda na ako diba? Ngayon pa lang. Maraming roles ka ng pinagdaanan. Apo. Right? Acting talaga. Feeling mo acting talaga. Meron pa ba kayong ibang racket? I mean, may iba pa ba kayong on the side? Right now, hindi ko alam kung tama ba 'tong sasabihin ko or what, pero I love acting so much. Nagusto ko dito kukunin lahat ng pangkabuhayan ko sa buhay. I see. Kumbaga kahit na dumalang ang role, I treat each role na nakukuha ko as if it's an award-winning role. Wow, that's the way to do it, I think, yeah, right? Yun lang kasi tinuro sa akin ng mga mentors ko sa buhay. Mm-hmm. Oo. Pero sa pamilya mo, ikaw lang ang actor. Ako lang po ang maarte. Ako lang po ang maarte na nasa harap ng camera. Oo nga, oo nga. Si Kat naman, talagang napunta ka na lang dito. Yeah, saka eventually. Sa kaka-emote mo saka online. Sa kaka-emote ko. Opo. Ako po, when I was in college, mass comm yung course ko that time. Pero I was a theater scholar. So, kumbaga may background po ako with acting with my college days. And then, after I graduated, nag-corporate ako. I was a professional photographer po for 4 years. Oh, wow! Professional photographer! Yeah, po. I take photos of babies and kids. Oh, wow! Yan, talaga mga favorite subject mo, children, yes, babies. Po. I've been working with a photo studio po kasi. So, with a picture company before. And I take photos of babies, families, from newborn to grown mga up passport ones. Size. Pwede! May mga passport. Then we also offer yung passport katabi, that Notary Public. Uy, hindi ah! Kitero ka talaga. Lahat na lang ng trabaho papasukin. Nararamdaman ko lang. Kadalasan gano'n yung mga nagpipicture, ID size. Uy, mahirap mag-take ng photos ng babies and kids. Super hirap. So it take a lot of... It take a lot of patience and... Kailangan na enjoy mo what you're doing. Tapos nung nangyari nga, Miss Kay, yung viral video, nag-full-time na ako into acting. Kasi talagang in between, nami-miss ko. So umaattend ako mga VTR, auditions. Eventually, parang bumabalik yung puso ko with acting talaga. Okay. So sabi ko, parang this is the work that I feel that I'm not working at all. So talaga. Parang ganun, opo. At saka siya, sa set namin, siya ang parang pinaka-Dali De Leon. Grabe! Dahil nasa grabe. HBO na po siya, madam. Wow. Grabe ka naman. Meron ka ng HBO movie? I'm currently doing po, Miss Kay. Ito naman, hindi na, ito naman, too much ka naman, sir. So, dyan ka lang talaga mapupunta. Siguro, Miss Kay, opo. Oh. Kasi ito po yung binibigay and I embrace it naman. Eh, halata naman, ano? Siya yung pinaka-give na give. Sa totoo lang, di ba? Give na give siya. Ako naman, ang gusto ko sa mga moments mo is yung mga nagbibigay ka ng payo. Correct. Pero isipin nyo, may rason si Mama Mars kung bakit niya pinamana itong resort na to kay Lloyd. Malay nyo,
may magawa siyang mabuti para sa atin. Very dead. Parang ang sabi kasi sa akin ni Direk, sa akin daw dapat manggaling yung voice of reason and wisdom. Bagay. Pero natawa siya. Natawa ka pa rin, lalo na kapag nalalaglag ka sa swimming pool. Diba? Pero pagka nagbibigay ka na ng payo, parang parang nakaka-connect ang marami. You get to listen. It's parang ganun. It comes with age na rin siguro eh. Sige ka mag-age. Ako, you know what? Speak for yourself. Ako, kami makaedad kami ni Kat. Hindi nalalayo. Sige, lamang lang ako sa inyo ng 2 years. Oo, grabe. So, itong goodwill, yung character mo as Mang Pepe. Mang Pepe. Nung in-offer sa'yo, di ka na nagdalawang isip. Bakit? Talaga ba ang mga in-offer sa'yo yung mga tatay roles? Most of the time, talaga yung mga binibigay sa akin is tatay roles. What's different about Mang Pepe? Si Mang Pepe is more of easygoing and hardworking. At sobra yung pagmamahal niya dun sa anak niya. Kasi naghiwalay sila ng nanay ni Devon, ang anak ko. So, ginawa niya yung lahat para mapalaki ng maayos si Devon. Ah, ayun. Yes. So, ang dami rin niyang hugot sa buhay. Yeah. Pero, kumbaga, siya na yung tumatay yung tatay. Kahit na ang anak ko si Devon, ako na rin na parang tumatay yung tatay sa lahat ng nasa Goodwill Resort. Ah, and you naman. Si Cora naman, si Miss Kay. Ano siya? Parang siya yung ate-ate best friend ni Devon, which is Sarah yung role niya. So, kaming parang siya yung pag may mga life choices din siya na hindi sure. Si Cora yung taga-kontra. Pero at the end of the day, parang parehas naman kami ng values. So, parang kahit si Sarah yung mas serious, si Cora yung mas quirky, parang nagkakasundo pa rin kami at the end of the day. Parang ito yung mas tama according sa advice ni Mang Pepe. Mm-hmm. Parang ganon. So, parang makulit yung buong group talaga. Iba't iba ng personality. Pero iisa yung parang goal nila to make the Goodwill Resort the best resort. And okay. Para alagaan yung... Matalas ko marinig yan. Goodwill Resort, your last resort. Oo, oh, diba? Yung ba tagline ng ano? Meron ng ganun. Goodwill Resort, your last resort. And it's Marites time at the Goodwill Resort with the Goodwill cast. Woo! Yay! Handa na ba kayo? Love life muna. Raymond Bagatsing. Sino ba yung ka-FaceTime mo kanina? Oh, my girlfriend, Dumaguete. In love lang siya. Hinahanap niya si Raymond. Hinahanap niya parati si Raymond, no? Yes. So, parati ka na sa Dumaguete, Dumaguete ngayon. Yes, yes. Mm-hmm. Now she's coming here next week. Ah, mabuti naman. Oh, yeah. Diba? Para siya naman ang pumunta dito. Oh, sabi niya, kailan ka babalik dito? Kawarating ko lang. Ikaw naman pumunta dito. Smokey, sino yung kakilala naming lahat na naging girlfriend mo na hindi siya magagalit na banggitin mo pangalan niya? Alam ng lahat na naging girlfriend ko, si Mickey Ferriols. Aminin ba ni Mickey yan? Baka ikaw lang ang may alam mag-girlfriend ka. Dininay! Huwag naman ganun. Para naman ako nag-iimbento lang ng kwento. Ano yung naging girlfriend ko lang siya sa panaginip ko tapos nagising ako? Pero si Smokey, very private now about his partner. So huwag na natin siyang pag-usapan. We respect that. Thank but you. But ang love of his life talaga ngayon ay ang kanyang baby. Actually, both of them. Both of them. Both of them. Nux naman. They are my... Ang pangit na. Iyak ako. Pero they are my everything. Wow! May t-shirt ko. Iyak na yan. Pag-usapan natin si Devon. Yes! Pag na pong makilala si Devon, nakilala ko rin ang boyfriend niya. Ay, ito yun. And then... X. Na kanino ka na nangay? Naka-Y na. XYZ. Single naman. Yes, ready to mingle. Ready to mingle. Nalungkot naman ako doon. Hindi ko natatanungin kung bakit. Pero naka-move on ka na ba? Yes, of course. Dapat lang. Hush? Dapat lang. Anong life lesson mo pagkatapos ng boyfriend mo na yun? Of course, self-love and dapat may limitations in everything. Ito naman si Kat. Ang aga mo nagkamali. Ano? Grabe naman yung pagkakamali, Miss Kay. It just
just happened that way, na parang tinamaan ako ng pag-ibig. So I'm happily married for 8 years. So si David naman, kailan ka talaga magsasettle? Pipili talaga. May ganun ba sa lalaki yung talagang pipili ka, eto na, edad kong ito. Maybe I should also ask you the same question. May ganun ba ang lalaki na pipili talaga ng edad that I have to because whatever, na kailangan mong ikasal? So generation ko, I'm 30 plus. Lately, parang nasa 40 ka na, kung lalaki ka, parang maging na ideal age eh, na magpakasal ka, nasa 40 plus. Ngayon, dati 25 dapat, kung babae, magpakasal ka na. Ako, I agree. So ngayon, talaga. Kung 40, yun ang naisip kong right time to get. Behind the scenes naman tayo. Okay, so ano ang isang sikretong na-discovery mo tungkol sa mga kasamahan mo kahit isa lang sa kanila during lock-in? Isa lang ang na-discovery ko kay Devon. Si Devon ay napaka-giving na tao. Pagdating sa pagmamahal. Totoo yan. Kahit na ikahirap na ng buhay, ibibigay pa rin niya sa taong minamahal niya. Thank you so much. Yes. Kala ko sa lahat eh, mangungutang sana. Pwede kang mangutang, wag lang lalagpas ng 800,000. Dollars! May amount. Matahimikin na natin si Smokey. Masyadong marami nang nababahagi. Okay, David, ikaw na lang muna. Sa akin si Kuya Smokey. Siya kasi, siyempre, veterano na si Kuya Smokey. Marami ako natutunan kay Kuya Smokey, kay Kuya Raymond. Pagdating kay Kuya Smokey, pag off-cam, komedyante pa rin siya eh. Kahit on-cam, off-cam, komedyante pa rin. So, yung atake niya, marami kang mapipick up na, ay, pwede pala itong linya na to, especially comedy show. So, parang, ay, pwede pala itong lingwahing to, pwede pala itong tonong to, pwede pala itong, alam mo yung gano'n. So, yun ang napipick up ko sa kanya na doon ko natututunan. Kat, ikaw naman. Ako, Miss Kay, siguro isa sa na-discover ko kay Sir Raymond. Kasi first time ko po siya makawork din. And syempre, nilolook up ko si Sir Raymond in terms of acting. Ako, ang tangkad niya, 5'2 lang ako. Hindi, like, alam ko how he performs. And nakita ko na ano pala siya, tropa rin pala siya. And I get to know na ako mahilig ako sa cats. So marami rin siyang cats at home. So ayun. Ikaw naman, Devon. Ako naman po kay David. Wow! Kasi sa totoo lang sa set, first taping pa lang po namin, sobrang maalagain siya. Hindi lang sa cast, kundi lahat ng crew. He's very generous po talaga. What about you, Raymond? Maalalahanin si Kat. Pag nakikita kami sa umaga, usually kasi medyo sabi ko, talagang comedy role to, kailangan mag-switch. It's weird kasi siniseryoso ko yung pagka-comedy. Oh. You know, and then siya naman, tatanungin niya muna ako, like before we do a scene, like, Sir Raymond, kumain na po. Sila na. Fast talk na lang ito, ha? Sino pinakamatakaw? Pinakamatakaw? Si Devon. Oh, correct. Aminin na. Sino ang pinaka-antukin? Si Devon pa rin yun pala. Si Devon pa rin yung antukin. Kasi there was a time, kumain kami sa set. Sa sobrang kabusugan, natutulog habang naglalakad. Sa eksena. Ganon? Oh, hindi naman. Half lang, half asleep. So, justified ng batako. Sino ang may pinakamaraming daladalang baon? Pinakamaraming bagay? Si Sir Smokey! Bakit? Baon na pagkain. May dala siya nung lutuin. Parang siya, ano, what do you call that? Sa pang sanggyup. Sanggyup. May dala siyang lutuan ng sanggyup, all the ingredients. Sobrang kompleto lahat. At sinasolo mo lang yun? For the group! Sino ang pinaka madalang maligo? She's good. Hindi namin alam kung sino pinakamadalang maligo. Hindi ko sasabihin. Hindi ko sasabihin. Teka, si Ryan Lems mukhang mabaho, pero mabango siya. Mabango si Ryan, ha? I can attest kasi nakasama ko yun sa kwarto eh. So, mabango naman. Malinis siya sa katawa. Malinis naman. Mukhang siyang mabango. Sino naman yung mukhang mabango, pero mabaho? Oh my God! Sino yun? Si James ka na. Ay! Bravo kayo kay James! Para sa wala
lagi kasi sila nagsasabog. James, di ako nagsalita, James. Hindi lagi kita nilaglag. Patay. Ryan na yan at saka yung James yan, hindi nagpakita. Hindi nagpakita. May rason kasi sila nangangamoy sila. Hindi pa naliligo, gano'n. Joke lang, Ryan. Ewan ko, ha. Meron kasing iniwan na will si Mama Mars bago siya namatay. Babasahin ko na ang excerpt from Mama Mars' Last Will and Testament. Kaya sa'yo ko ipaubaya ang Goodwill Health and Wellness Resort at ang natitira kong savings na sa halagang 10 milyong piso. Hindi lang 10 milyon yung makukuha ko. Pati itong resort na to, magpapasakin. And, of course, you already know, Goodwill Resort is your last resort. Okay, I love the show dahil nakakatawa sila talaga and ang ganda ng storyline and ang daming kapupulutang aral. I think it's really well made. Congratulations to Direk Ian Lorenzo and to the entire cast and crew of Goodwill. Vanessa, congratulations. Jo Malabayan, and our writer. And Jo Malabayan, our writer, and everybody who put in their effort in the show. So, imbitahin mo naman sila, Smokey. Maraming salamat po sa mga nanood kanina. Next week po, makita-kita tayo ulit, 4 p.m. Before Miss Karina Show, sana supportahan niyo po ang bagong magpapag-good vibes po sa inyo ngayong Sunday. Ikaw naman, David. Favorite scene ko yung ano, yung Bon. Ay, Sarah. Matagal-tagal pa yun. Ay, meron ba? Matagal-tagal pa yun. Hindi, akala ko dadampi, pero sabi ni Direk Ian, huwag mong halikan talaga. Ano mo sa tubig? Yeah. Pas mo sa tubig. Nangangarap. Ihampas mo sa tubig. Feeling swerte siya. Okay. And you, Raymond? Yes, sama-sama po tayo tuwing Sunday, 4 p.m. Good vibes lang po at good moral values ang makukuha niyo dito at maraming katatawanan. Dahil isa sa mga favorite moments ko parate dito sa Goodwill ay yung sayawan nilang cast. Magsayaw! Ay, ako, ito na o. Sabas mo na yung sayaw mo, ha? Yung mga kasukasuan natin dyan. O, yung sayaw ninyo doon, ha? Dapat may dalawang walis. May gitara ka doon, di ba? Yeah! Wala talagang bantay dito sa bahay ni Miss Corine. Napaaga yata tayo, wala pang tao. Oo nga, nag-alarm ako eh. Kaya maaga tayo. Eh tayo naman lagi ang maaga sa Goodwill eh. Ano ba? Tayo lang ang professional doon. Ay nako. O dito na, pili muna tayo ng upuan. O sige, dito muna ako. O dito ako para katabi ko si Miss Corine. O sige. Ay, ano ba yan? Dito ako para makahiga ako. Oras na ba? Wala man lang. Hindi man lang professional yung mga taong yun, o. Bet na daw kayo, sabi ni ma'am. Tapos na. Uy. Sino po kami? Ano tapos na? Parang wala na yata interview, eh. Malay ko. Tapos na? Late na tayo. Patay tayo kayo, Sorina. Hapon. Ate, pwede bigyan mo kami yung 5 minutes. Ano, bakit, ate? Kanina pa po sila nag-tipeng. Kanina parang sila nag-tipeng. Taka, tinawagan ka ba? Teka, grabe. Teka lang ha. Patay! Sige, nandito na rin naman na tayo. Ate, pakuha na lang kami kape. Ha? Sige, para ano. Tayo na lang mag-interviewan. Ako muna mag-interview ha. Sige, akala ko alis na tayo. Sige. Alright. Dalawa lang tayo maganda rito. Okay, ako muna si Miss Corina. Welcome po dito naman sa isang Corina Interviews. Pero James Karan, interviews tayo muna. I-interviewin natin. Ang napakasikat, nandito po kasama natin si Ryan Rems. Ryan Rems, kamusta ka naman? Ito okay lang. Walang labis, walang kulang, sakto lang. At ikaw ay kasama sa bagong sitcom ng Net25. Ito ay ang? Goodwill. Sino ka doon? Pangalan ko ron, Eugene. The best yung series na yun. Kasi yung writer niyan, kaibigan natin. Si Joma Labayen. Si Joma Labayen. Yeah. Tapos, gumawa siya ng character na akma sa akin, na bihirang magsalita. Kaya, ilan ang linya mo doon? Basta, mga linya ko ron. Kumain ka na, tapos ka na. Uy,
Ganda ng pader, ah. Tapos pareha tayong bayad. Oo. O, ako naman tanungin mo. Dito ka. Pali tayo. Sige, pa-experience. Oy, ganda, lumilipad. Ay, lumilipad yung lapel ko. Paano ka naka-relate sa karakter mo? Ano pangalan mo rito? Ako po, ang pangalan po ng karakter ko doon ay si Julius. Best friend siya ni Lloyd, si David Chua. Best friend siya at hindi siya nang iiwan. Doon ako naka-relate sa kanya. Kasi ako hindi ako nang iiwan. Di ba, hindi kita iniiwana kahit ganyan ka. Oo, tsaka kahit wala akong pamasa eh, okay lang sa'yo. Di ba? Oh, ako naman magtatanong sa'yo. Sige. Ano naman ang Ryan Rems, anong mga ginagawa mo bukod dito sa Goodwill? Nung bago ko nakuha tong racket na to, pa stand-up comedy ako, ganun. Alam ko, magkasama tayo sa racket na yun. Magkasama tayo? Magkasama tayo ron. Tapos, pa-podcast, magkasama rin tayo ron. Okay, cut. Okay, pack-up na. Pack-up na. Uy. Pack-up na. Hindi, marami pa kami kwento, direct. Parang maubos yung oras. Sir, patulong na lang po. Patulong na lang, sir. Patulong na lang, boss. Ang bigat nito, sir. Hindi ba kay Miss Corina to? Sige. Exit na. Ano ba naman yan? Patulong na lang, boss. Patulong na lang pag-exit. Okay. Ang bigat nito. Kasi dalawa tayo dyan. Hindi, kaya ko na to. Sige. Kayanin mo yan. Wala po kami bayad dito, ha.